sa mga regular viewers po ng Gio and Gwen Luck and Money Channel na nagnanais na makatanggap ng horseshoe giveaway, paki-comment lamang po ang inyong complete name with ID at ang inyong address upang mapadalan ko kayo ng mga giveaway na ipinamimigay ko. Please watch and subscribe to Gio Japan Virtual Tour Channel at Halamang Gamot Channel. Maraming salamat po. Welcome pong muli sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Kung gusto mo talagang mahumaling sa iyo ang iyong asawa gamit ang iyong pag-ibig, narito ang mga dapat mong gawin. Paalala lamang po na para lamang po ito sa tunay na magkarelasyon o mag-asawa. Pagkagising sa umaga, lagi itong batiin ang good morning sabay kiss. Laging sabihin kung gaano kakaswerte na naging asawa mo siya. Laging purihin at ipakita sa kanya na binibigyan mo siya ng importansya at ang lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Kailangan mayroon kang palayaw o term of endearment na itinatawag sa kanya. Gaya ng my loves, sweetie, babes, pangga, mahal at marami pang iba. Maglagay ng mga maiiksing love notes sa kanyang baunan o sa kanyang gamit. Kapag nasa trabaho ang iyong karelasyon, tawagan siya paminsan-minsan at sabihin kung gaano mo siya kamahal. Pero tumawag lamang ng paminsan-minsan at hindi yung parang minomonitor mo na siya. Baka isipin niya na sinasakal mo naman siya. Yakapin siya pagdating galing sa trabaho. Sabi nga, action speaks louder than words. So presahin ang paborito niyang ulam, lalo na sa panahon na sa tingin mo ay malungkot at pagod siya. Iwasan ding late ang pagluluto ng hapunan. Kinakailangan palaging nasa tamang oras ang pagkain. Huwag papabayaan ang ibang tao ang magsilbi sa kanya dahil baka hindi mo namamalayan. Malayo na pala ang loob nito sa iyo. Iwasang hamunin o huwag subukan ang pasensya niya. Lalo na kung siya ay galit. Huwag sabayan ang galit. Hindi naman kayo manok na panabong na kailangang sabay magalit. Kung nagkaroon ng tampuhan o pagtatalo, puntahan at humingi ng sorry kung sa tingin mo ay malamig na ang kanyang ulo. Ipaliwanag ng mabuti kung bakit mo nagawa ang mga bagay na ikinagagalit o ikinaiinis niya. Respetuhin ang asawa, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. Bigyan mo ito ng oras para sa kanyang sarili. Hindi sa lahat ng lakad niya o pupuntahan niya ay palagi kang kasama. Pabayaan mo siyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Higit sa lahat, panatilihing sweet sa isa't isa. Yayain ang asawang mamasyal o magdate. Walang sabit o istorbo sa inyong lakad. Dahil magkaiba ang pamamasyal na kasama ang mga anak at yung kayo lang talaga. Sa bawat relasyon ay may kanya-kanyang pagsubok na hinaharap. Iwasang ikumpara ito sa iba. Mag-focus sa sariling relasyon upang maging magaan at masaya ang pagsasama. Tahimik ang buhay kung ang isa't isa ay mayroong respeto, handang makinig sa karelasyon, mahinahon at di galit o init ng ulo ang pinapairal. Palagi po nating tatandaan na ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa poong may kapal at maging positibo sa ating buhay.